Davao del Sur. Nabiyaan na magagandang tanawin. Ang kanilang lupa ay mayaman sa mga pananim. Ang buhay ay simple ngunit masaya kung saan nakakaakit sa mga bisita. May pinakamaraming border sa rehiyon ng Davao. Ito ang syudad ng Davao sa Hilaga, Cotabato, Sultan Kudarat, South Cotabato sa Kanluran, Sarangani at Davao Occidental sa Timog, at Davao Gulf naman sa may bandang silangan, Land of Eagles. Madiger Salam, Madiger Mapun, Madiger Dukilam, at tunata sa probinsya ng Davao del Sur. Mga storyang dapat nating pag-usapan, dapat nating pag-aralan. Ito ang Tropa Storia. Kagaya ng kapatid na probinsya na De Oro, Del Norte, Oriental at Occidental, ang salitang Davao ay nagmula sa salitang Bagobo na Dabadaba, na ibig sabihin ay apoy. Ngunit may ibang bersyon naman na nanggaling sa tribong Tagabawa na Dabo na tawag nila sa ilog na ngayon ay Davao River na matatagpuan naman sa syudad ng Davao. Pinamamahayan din ito ng mga lumad na tribong Bagobo na madalas naninirahan sa kabundukan at ilang indigenous tribe tulad ng Tagakaulo, Kalagan, Blaan, Mangguangan at mangilang-ilang Aitas. Isang kwentong bayan kung saan pinamumunuan ni Dato Duli ang tribong Bagobo na naninirahan sa kabundukan ng Sandawa na ngayon ay kilala bilang Mount Apo. Ang Duli ay nangangahulugang tinik dahil siya ay laging nagbibigay ligalig sa kanyang mga kaaway. Nang nagkaanak si Dato Duli ay pinangalanan itong Dulian at dito kinuha ang salitang Durian. Ang mga tribong ito ay namuhay ng mapayapa, bumuo na mayamang kultura ngunit sa pagdating ng 14th century ng ang mga Muslim na Malay mula sa Java at Sumatra ay pinakilala ang Islam sa pamumuno ni Sharif Muhammad Kabungsuan na influensya nila ang mga Maranao ng Lanao, Maguindanao at ilang lugar sa Davao del Sur. 1846, nag-alok si Jose Uyanghoren ng isang panukala na sakupin ang buong Davao sa pamamagitan ng ekspedisyon at sarili lamang niyang gastos. Ito ay inaprubahan ni Governor Claveria noong 1847. Ito ay nagawa niyang nasakop at 1849 itinatag ang isang probinsya na tinawag na Nueva Guipuzcoa. Ito ngayon ang buong Davao Region at naging provincial capital ang Nueva Vergara bilang parangal sa kanyang lungsod sa Espanya at ito ngayon ang syudad ng Davao. 1965, nang binuhay ni Representative Lorenzo Sarmiento Sr. ang panukalang batas ni Congressman Ismael Veloso na hatiin ang nag-iisang Davao sa tatlong probinsya. Ito naman ay sinuportahan ni Senador Alejandro Almendras sa legislative at ito ay pinirmahan ni Pangulong Marcos Sr. na naging batas kung saan ito ay ang Republic Act 4867 noong May 8, 1967 dahilan ng pagsilang ng orihinal na miyembro at trio na probinsya ang Davao del Norte, Davao Oriental at Davao del Sur. Sa paghating ito, July 1, 1967 ay nagsimulang mag-function ang serbisyo ng tatlong probinsya. November 10, 2010, ang dalawang representante ng Davao del Sur na si Congressman Mark Douglas Cagas de Fort bilang principal author at Congressman Franklin Bautista bilang co-author ng bill na kung saan isiparit naman ang 2nd distrito ng Davao del Sur at ito ay magiging probinsya ng Davao Occidental at ang 9 na munisipalidad ng unang distrito kabilang na ang syudad ng Digos ay mapapabilang pa rin sa Davao del Sur sa bisa ng Republic Act 10360 noong July 23, 2013. Ang majority ay bumoto ng yes na nagpapatibay sa lalawigan. Ngayon, ang Davao del Sur ay binubuo ng 9 na munisipalidad: Malalag, Kiblawan,
padada, sulup, matanaw, magsaysay, pansalan, Hagonoy, Santa Cruz, at ang component city na Digos. Ipinagdiriwang naman ng mga Dabawenyo sa Davao del Sur tuwing July 1 ang kinikilalang anniversary ng probinsya o tinatawag na Araw ng Davao del Sur. Ito din ang huling araw ng week-long festival nilang tinatawag na Tanggogoan Festival na nagsisimula naman ng June 26. At dahil na rin sa mga Cebuano migrants, ang mga bayan ng Digos, Bansalan at Magsaysay ay ipinagdiriwang din ang Sinulog o Santo Niño Festival tuwing Enero. Sinabadan Festival ng Santa Cruz. Ito ay ang pagkakaisa ng mga tribo ng Santa Cruz. Bansaulog Festival o ito ay kilala na kasaulugan sa Bansalan. Kadayawan Festival ng siyudad ng Davao. Ito ay galing sa salitang madayaw na mula naman sa salitang dayaw na ibig sabihin ay mabuti o maganda. Ito ay bilang pasasalamat sa kalikasan, mga ani at buhay na bigay kung saan tampok din dito ang 11 tribo ng syudad. Kialignon Festival ng Magsaysay. Ang Kialignon ay nagmula sa salitang kialig na kung saan ito ang dating pangalan ng Magsaysay. Kasinatian Festival ng Turil, Davao City at ipinagdiriwang din dito ang Chinese New Year Festival. Ilan din sa mga notable people ng probinsya, KZ Tandingan na nagmula sa syudad ng Digos, The Hustleman ng Barangay Ginebra, San Miguel na si Scotty Thompson na tubong padada at ang kanyang teammate na si John Pinto na nagmula naman sa Davao City at syempre ang pamilyang Duterte ng syudad ng Davao. Agrikultura ang pangunahing industriya dito. Isa rin ang Davao del Sur sa mga top producer ng gulay sa bansa tulad ng pechay, carrots at repolyo. Kagaya ng Davao de Oro, isang delicacy din sa probinsya ang nilotlotan o manok na niluluto sa Kawayan. Dahil sa impluensya ng mga Cebuano, isa din sa mga pagkain ng mga South Davaoenyo ay ang balbakwa at syempre ang kanilang pinakasikat na durian. Mount Apo o Apo Sandawa, Pasig Islet ng Santa Cruz, isang man-made island resort na kalahating kilometro lang ang layo sa mainland. Little Baguio ng Davao del Sur, ikit sa mga tanawin ang matatagpuan dito. Ilan sa mga ito ay ang Koblay Art Garden, kasama na ang Agung House. Camp Sabrus ay maganda naman dahil pwede ka dito ang mga bayo at sumakay sa cable car. Montefreyo Garden Resort, Tumari Falls, Tudaya Falls at iba pa. Mapag-aruga at palakaibigan hindi lang sa kapwa kundi sa mahal nating kalikasan. Isa na siguro ang Davao del Sur at mga Davaoenyo na masasabi nating kaibigan ng kalikasan sapagkat sila ay binigyan at kanila naman itong sinuklian. Barog Davao del Sur, I love Davao del Sur. Mga bahay.